Kamusta, tropang kalapatids? Ako si Marlon ng Maklon Brothers TV. For today's video, mga tropang kalapatids, nasuksukan na natin yung pangalawa sa entry natin sa season 2 ng Grass Pila and Father and Son, Juan Lo Priest. Yan, nasuksukan na natin yung pangalawa sa entry natin, mga tropa. At yung nagpasuksuk sa atin ng tatlong young bird, nasuksukan na rin, mga tropa. Kaya kung gusto niyan malaman, please keep on watching. Welcome back dito sa Maklon Brothers TV. Yun nga mga tropang kalapatids, unahin na natin i-update yung mga young bird na nasuksukan na natin yung panlaban natin sa Juan Lo Priest kila bro Grass Feline. So ito mga tropa, dito sa cage number 8. So dito natin kinuha yung pangalawa sa entry natin. So ito, ayan, nasuksukan ko na nung PHA. Ayan, so yung MMFs hindi ko pa nilalagay mga tropa dahil maliit pa. Yung isa kasi nahulog nung nakaraan. So ito lang yung inuna natin, yung sa may PHA, kasi medyo mahirap, no? Pagka medyo malaki na, so kailangan agapan natin. So ito naman, ito yung sa pasuksok sa atin, isa sa mga pasuksok sa atin. So yan, nestmate nung ilalaban natin. So tatlo yan, tatlo yung pinasuksok nun mga tropa. So ito yung una nating nasuksukan yung sa atin. So ito may mga ring na rin to. Ayan, sa cage number 3 natin. Ayan, kalabos Red Nitro. Tapos itong young bird nasuksukan na rin natin, commercial band. So dito yung isa nung pinasuksuk sa atin na isang young bird. So ito mga tropa, nasingsingan na nga natin dito. Tapos ito commercial band lang din yung kanesmith. So ito pa yung isa sa pasuksuk niya. Ayan, shout out sa'yo bro. Ayan oh, nasuksukan na natin yung tatlo niyang young bird. So itong isa, wala pang ring. Boss Anthony, ano na? So usapan namin is dadalhin na niya ngayong araw kasi medyo malaki na yung young bird, malaki na. So baka hindi umabot. Yan, susuksukan ko yung Boss Anthony ng Maklon Brothers personal band. Pagka hindi mo pa dinala. So ayan yung mga young bird natin, lahat may ring na, yung kay Boss Anthony na lang yung wala. So sabi niya dadalhin niya ngayong araw mga tropa. One eternity later. Mga tao pang kalapatid, so siya na nagsuksok. Boss Anthony yung pagmahal natin, Boss Anjurob. Ayan o, siya na nagkabit. Ang tagal niya kasi, ayan, natakot na. Sabi ko kasi susuksokan ko na ng commercial band yan. Ayan na, BFRC yung sinuksok niya mga tropa. Ayan o, puti BFRC yan, South 2021. Email sa email mga tropa. Ayan, eto, meron pa tayo dito sa dalawang tropa natin, kay Boss Toto sa kay Boss Koki natin. So mga next clutch na yun sa kanila. So nauna na si Boss Anthony natin. Yun mga tropang kalapatids, meron tayo ditong Daryl Herbal Antibiotics at Daryl Probiotics. Ayan, yung galing kay Boss Anjuro Block o si Boss Anthony mapagmahal natin. Ayan yung gumagawa ng mga probiotics natin saka herbal antibiotics. Yan, maraming maraming salamat sa panibagong supply dito sa Maklon Brothers. Update lang tayo dito sa mga tipplers naman natin. Ano nga ba naging kulay yung tippler natin na dito mga tropa, yung sa cages na to? Dalawa yung young bird na napisa, medyo malaki na at may kulay na yung dalawang blue bar na to mga kalapatids. Ayan, so yung tipplers natin dito, ayun, nakita nyo isa mga tropa, brown. Pero totoong anak nila yan mga tropa. Ayan o, ang ganda ng kulay na itong isa na to, brown. Ito, labas natin. Ayan, medyo malalaki na yung mga young bird na to. Yung dati, wala pa tong kulay halos. Ayan, makita nyo, brown na. Mukhang kalawang yung itsura. So, ayan, naka-personal band din yan. Yung mga tipplers natin, nilalagyan natin ng personal band natin, Maklon Brothers. Ayan, no? So, ang gaganda na. At ang good news dyan, walang mga bahid ng mga bulutong. Ayan, no? Mukhang nasugpo na nga natin yung mga bulutong dito. Hindi tulad nung una nating mga pa young bird na mga tipplers natin sa mga racing, di ba mga tropa? Ganyang kaliit pa lang, napupugpug na ng lamok. Buti ngayon, ayan, no? Ang ganda tingnan ng mga young bird pagka walang mga bulutong, di ba? Ang kikinis nila. So, itong kulay nito mga tropa, magkaiba pa sila ng kulay. Kung makikita nyo, pero dalawang blue bar lang yung mga magulang niya. So,
Ang ibig sabihin nito, mga tropa, is mo ang throwback to, mga kulay na to. So ito mo ang legendary dan yung kulay. Pero hindi siya legendary na ano, mga ilahe, mga tropa. So lobat strain pa rin to ng Tipplers. Tapos ang kulay niya is yano, dan. Mukhang dan. Katulad nitong isa natin ditong young bird, dan din yung kulay. So hindi natin alam kung saan pinanggalingan, malamang nito sa mga ninuno na to, mga throwback na nga talaga to. So ayan, naka personal band din natin lahat ng Tipplers natin. Yan, gagawin natin is personal band lang natin para hindi naman natin yan maililipad. Alam nyo naman na ang purpose lang ng breeding natin sa mga Tippler is for pampabata nga ng mga ronda ng mga ibon natin. So ayan, gaganda ng mga Tipplers natin ngayon, mga young bird na to, ang kikinis tapos ang lulusog. Ayan, no? Ang lalaki ng mga young bird natin ngayon ng Tipplers. Ayan, no? Saan kaya nila nakakuha yung mga kulay ng dan? Kasi isa lang naman yung mga line ng mga Tipplers natin, puro lobat strain lang to. So malamang sa mga ninuno yan, tong brown di rin natin alam. So naglalabas ng mga kakaibang mga kulay itong mga Tipplers natin. Ang lulupit. Mas maganda yan, mga tropa, kasi kung paliliparin natin yan, ganyang kulay dan, tapos yung mga ganyang brown is mas magandang tingnan. Lalo na sa mga Tipplers natin, alam natin na mga ibon na natin yun pag mga off color, mga Tipplers na natin yun, di ba? Hindi tulad pagka mga bluebar, hindi pa natin makikita masyado pag lumilipad. So ang ginagawa ko dyan, mga tropa, yan talagang binibigyan natin ng mga pagkain yan para tuloy-tuloy yung pagsusubo nila. Yung mga Tipplers, napapansin ko sa Tipplers, ang kagandahan, masipag silang mag-asubo ng mga young bird nila, no? Hanggat may pagkain silang nakikita, tutuka sila ng tutuka ng maisubo nila sa kanilang mga young bird. Yun yung isang kagandahan ng katangian ng mga Tipplers. Ang ganda ng mga Tipplers natin. So ito yung nagkaroon ng problema sa balat natin. Ayan, mga tropa, medyo titingnan natin kung ano yung magiging ano nito, dahil medyo titingnan ko pa, ginagamot natin, binibigyan natin ng ano, kasi mukhang na-allergy siya dun sa nilagay natin na anti-pax. Medyo na ano yung balat niya, mga tropa, pero titingnan natin bago natin turuan dalhin sa pliers ng maturuan. Healthy naman yung ibon, nagkaroon lang talaga ng parang na-allergy siya dun sa gamot na ginamit natin, pero okay naman siya. So ito yung magulang niya, yung young bird na hiniwalay natin, dalawang blue bar. So umitlog na ulit. So ayan, oh, magkakamukha lang yung mga Tipplers natin, mga blue bar. So ayan, gaganda na, may itlog na ulit yan. So eto naman pairing na to, yung grizzle. So yung may anak na dan ang kulay, dito yung unang lumabas yung dan, mga tropa. Ayan, may itlog na naman, oh. Ayan pa isang maganda sa Tipplers, mga tropa, napakasipag magsi-itlog. O ayan, oh, ganda na, oh. Ang lusog pa nung young bird at walang bahid ng bulutong. Yan ang pinaka good news natin ngayon, mga tropa. Kumbaga, naunti na nating mga masugpo yung lamok, dahil din malaking tulong din to, mga tropa. Yan, i-recommend ako na sa inyo yung ano na yan, oregano. So mas maganda yan, mas marami. So pag medyo lumago na to, pwede natin putulin, tapos taniman natin dyan pa sa labas para mas malakas yung amoy. Pag mas malakas yung amoy, mas nakakataboy ng lamok, di ba, mga tropa? So ayan, dami na nating Tipplers. Sa mga susunod to, ilang weeks na lang to, mga tropa, pwede na nating dalhin sa pliers. Tapos ito, oobserbahan muna natin bago natin tuluyan dalhin sa pliers section natin. So yan lang yung update ko ngayong araw, mga tropa, ang alapatids. Kung nagustuhan mo yan, thumbs up naman dyan. Kung ikaw nanonood ka at hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na and ring mo na rin yung bell para lagi ka updated sa mga latest videos natin. Mga tropang kalapatids, nandito ngayon tayo sa Chaong, no, mga tropa, nandito kami sa baluarte ngayon ni Boss Toto, at meron tayong subscriber na napadaan dito, pero meron siyang sadya, mga tropa, kumuha siya ng The Real Probiotics. Yan, sir, pakilala muna kayo. Yan, si Jer Mendoza. Yan, si Boss Jer Mendoza. Balita ko, clock siya ngayon, mga tropa, linggo ngayon, abangan. So 4 points na yung ibon niya. So, sa mga susunod na laps, hintayin natin. Si Sir, yung kumuha ng ano sa atin, ng gamot. So, yan. Pre, pakilala ka. Ako po pala si Nigo Estaris. Yan. Shout out, pre. Shout out nga pala kay, ano, kay Sir Jer, Boss Jer. Sa si Kambal na ang gigintulok. Yun, maraming salamat sa pag-avail ng The Real Probiotics natin. Yan. May layo-layo. Yan, nagpunta ako dito kay Labas Toto dahil may pakay din tayo, mga tropa. So dito muna kami, kwentuhan muna, mga tropa.